Ang trademark na pulang bikini, mahiwagang bato at ang sikat ng mga katagang Ding ang bato ay naging importanteng parte na ng Pinoy pop culture. Ang comic ni Mars Ravelo na ito ay nagmula pa noong 1939, kaya naman hindi na nakakagulat na marami nang bumuhay sa imahe ni Darna sa mga nakaraang dekada. Grabe, miski ang prima ballerina na si Lisa Makuha Elizalde ay gumanap bilang Darna sa 1997 ballet adaptation nito. Habang ang mga fans ay nag-aantay sa bagong gaganap sa iconic superhero, dadalhin namin kayo sa isang walk down memory lane at sabay-sabay nating muling buhayin sa ating mga isipan ang pinakasikat at maging ang hindi masyadong sumikat na mga bersyon ng Darna sa telebisyon at pelikula. Rosa del Rosario. Siguradong hindi nyo na naririnig ang pangalan niya sa panahon ngayon, ngunit tinawag siya bilang Queen of Philippine Movies nung kanyang panahon. Gumawa siya ng kanyang pangalan para sa sarili sa mga silent films noong 30s at kinalaunan ay bumida sa maraming talking pictures. Kasama na ang kauna-unahang Darna movie na pinroduce ni Fernando Poe Sr. at isinulat ni Ravelo himself. Liza Moreno. 11 taon ang lumipas bago muling bumalik ang Darna sa silver screen. Sa taong ito ang gumanap naman bilang Darna ay si Liza Moreno. Ang Si Darna at ang Impacta ay ipinalabas sa mga sinehan noong 1963. Makalipas ang isang taon, muli niyang binuhay ang kanyang role sa Sputnik vs. Darna kung saan itinapat siya laban sa isa pang superhero na nagngangalang Sputnik na ginanapan ni Nida Blanca. Eva Montes. Ang noong baguhan pa lamang, si Eva Montes ay bumida sa kauna-unahang Darna movie in full color. Directed by Sirio H. Santiago, ang Darna at ang babaeng tuod ay sobrang kakaiba mula sa orihinal na istorya ni Ravelo. Ang film ay mas nag-focus sa kontrabida na ginanapan ni Gina Alonzo. Nakakalungkot man pero mabibilang mo lamang sa iyong mga kamay kung ilang beses nagpakita si Darna sa pelikulang ito. Gina Pareño. 4 taon ang nakalipas, pinalita ni Gina Pareño ang usual na pulang bikini at ginawa itong asul na may pulang stars. Ang pelikulang Darna at ang Planet Man ay nagpakilala ng isa pang alter ego ng heroine, si Daria, o ang matandang bersyon ng Narda. Ito rin ang kauna-unahang beses na pinakita si Darna na na-fall in love. Vilma Santos. Ang bersyon ni Vilma Santos ay sobrang naka-impluwensya sa Darna na alam natin ngayon. Sa unang pagkakataon ng teenager na Darna at Narda ay ginanapan ng iisang aktres. Kinailangan niyang lunukin ang mahiwagang bato sa tuwing kinakailangan niyang mag-transform at naging iconic na rin ang Ding ang bato na catchphrase. Ang star for all seasons ay bumida pa sa 3 mga pelikula noong 1974, 1975 at 1980. Lorna Tolentino. Ang batang Lorna Tolentino ay bumida sa isang TV version ng superhero. Ito ang unang beses na nagsuot si Darna ng one piece imbis na usual bikini. Noong 2005, bumalik si Lorna sa franchise bilang si Queen Adran sa bersyon ng GMA Network na pinagbidahan ni Angel Locsin. Rio Locsin. Ang MPM Production ay naglabas naman ng kanilang sariling bersyon ng Darna movie, ang Bira Darna Bira. Sa kasamaang palad, ang pelikula ay hindi naging maganda sa box office, sa kabila ng bagong accessory ni Darna, ang isang choker. Sharon Cuneta. Kahit ang megastar ay sinuot ang star-spangled costume ni Darna, ngunit ito ay higit na maliit na role lamang kumpara sa iba pang nasa listahan natin. Gumawa siya ng cameo bilang Darna sa 1986 movie na Captain Barbell na pinagbidahan nina Herbert Bautista at Edu Manzano. Nanette Medved. Ang mga fans ni Darna ay hindi nakita ang kanilang hero on screen hanggang makalipas ang 5 taon, kung kailan siya ay ginanapan ng half-Russian, half-Filipino actress na si Nanette Medved.
Ang bersyon ng Viva Films ay ipinakita si Darna bilang may abilidad na ilihis ang mga bala gamit ang kanyang bracelets, na naging dahilan ng pagkakaroon ng claims na isa siyang Wonder Woman rip-off. Ngayon, ng dating aktres ay nilisan ng showbiz upang mag-focus sa pagiging negosyante at philanthropist. Anjanette Abayari. Malaki ang posibilidad na ang mga pageant fans ay naaalala si Anjanette Abayari bilang 1991 Binibining Pilipinas Universe na tinanggalan ng corona dahil sa kanyang American citizenship. Gumanap siya bilang Darna sa isang automobile commercial kasama ang dalawa sa kanyang fellow beauty queens na sina Alma Concepcion at Daisy Reyes. At nang kinalaunan ay napili siya ng Viva Films para bumida sa isang 1994 movie, ang huling Darna film. Ang kanyang bersyon ay nagkaroon lamang din ng maliit na appearance sa pelikula ni Jano Gibbs na Pedro Penduko na nirelease sa kaparehong taon. Regine Velasquez. Finlex ng Songbird ng kanyang acting skills sa isang cameo appearance para sa 2003 remake ng Captain Barbell na pinagbidahan ni Ogie Alcacid at Bong Revilla. Muli pa niyang sinuot ang costume para sa isang performance kasama si Alcacid sa kanilang concert tour noon. Angel Oxin. Madaling naging pinakasikat na bersyon ng Pinay superhero ang bersyon ni Angel Oxin sa TV screens. Noong panahon na iyon, si Loxin na namamayagpag na matapos ang tagumpay ng Mulawin ay pinagharian ng primetime ratings at ang kanyang bersyon ng Darna ay ibinalik rin sa show ang mga dating Darna actresses na sina Gina Pareño, Rio Loxin, Lorna Tolentino at Regine Velasquez na kinanta rin ng theme song. Marian Rivera. Hindi naging matagal ang paghihintay ng mga fans bago nasundan ulit nang mapagdesisyonan ng GMA Network na muling buhayin ang Darna kasama si Marian Rivera. Nakatatapos pa lamang noon sa kanyang role bilang Jezebel. Ang kanyang bersyon ay finiture ang sikat na opening theme na Narda by Kamikaze at ipinakita si Narda bilang isang young woman nang nasa una ay inayawan ang kanyang powers at responsibilidad. Sa series rin na ito, ipinakita sina Anthony Fernandez at Dennis Trillo sa kanilang pagganap bilang love interests ni Rivera. Muli, kami ang Karunungan TV at maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like and subscribe!